Hello, TS. Ang tagal ko talagang walang vlog kasi hirap kami dito ngayon sa signal dito sa isla. Nawala kasi yung signal ng cell tower dahil sa masamang panahon. Tindahan pala to ng sister-in-law ko. Yung mga panila niya is mga ulam at kung ano-ano pang mga snacks sa mga estudyante at madalas dito ako sa umaga tumatambay. Ganito talaga dito ang buhay sa isla. Chill lang ang buhay. Tambay sa umaga tapos tumatambay din kami sa labas kapag gabi. Tambay-tambay lang mga person dito at stress-free. So ngayon pupunta kami sa city nang wala sa plano. Super wala talaga ako sa mood dito dahil super sakit ng aking ngipin at kailangan kong maghanap ng dentist. Doc, I need your help. Charot. So ganito pala kami bumibiyahe galing isla. Matagal lang biyahe namin, mga 1.5 hour bago marating ang city. So kung nagtataka kayo bakit merong naglilibot na mga tao, sila yung mga nagko-collect sa mga pamasahe or bayan. At bago ko makalimutan, yung pamasahe pala dito ay 120 pesos at kung ikaw ay senior or PWD, yung pamasahe mo ay 100 pesos na lang. Kitang-kita nyo naman mga ka-TA, ang ganda-ganda ng dagat. So may mga times talaga na maalon, ang lalaki ng alon, pero wa-epeks yan sa aming mga taga-isla, no? Parang chicken na lang yan sa amin kasi sanay na sanay na kaming bumiyahe na malalaki yung alon. Dito sa part na to, medyo malapit na kami sa city. Kung nakikita nyo yung isla, medyo visible na siya at ayan nga, may maliit na bangka. Bumibiyahe din yan sila pag maganda yung panahon. So may mga upuan sila sa loob, comfortable ka naman doon. Pero kung choice mong mag-sightseeing at gusto mong makita yung alon or yung dagat, kung hindi ka naman takot sa alon at gusto mong makita talaga doon yung magandang tanawin, eh pwede kang umupo malapit sa kapitan or sa yung nagda-drive ng bangka. Dito pala sa loob ng box na to nakalagay yung makina ng bangka. At yan naman pong parang tower, tingnan. Yan po ay tinatawag dito sa amin na arong. Yan yung bahay yan ng mga isda. Tapos pag maraming na nakatirang isda dyan, ay babalikan din ng mga mangingisdayan at huhulihin at ibibenta doon sa city or minsan doon sa isla. Ayan na nga, papasok na kami sa pier. At yan ang pier na yan, dyan dumadaong yung barko na galing Cebu. Ito lang yung problema namin sa tuwing dumadating kami sa part na ito kasi minsan low tide talaga at hindi talaga nakakakilos yung bangka namin, hindi kami nakakapasok. So ang mangyayari, may stuck kami at madidelay yung mga lakad namin. Ang bangka aalis ng 6 a.m. or 7 a.m. na dadating kami doon mga around 8 or 9. So, very limited na lang yung time namin kung may bibilin kami or may mga importante kaming mga lakad. Kasi ang alis ng bangka pabalik ng isla ay 12. Kaya naman para talaga kami mga main character ng Cartoon Network kung kumilos. At mga pagod na mga Disney princess. As in, mabilisan lahat ng mga kilos namin. Minsan nga, nakakalimutan na din ng iba kumain ng lunch. Yung mga may mga payong, dyan binabagsak yung mga huling isda. Pag dyan ka bumili, mura talaga yung mga isda kumpara sa nabibili sa mga palengke. Kaya lang, kailangan mo agahan mga around 6 kasi yan yung time na dumadating yung mga bangka galing sa Laot. So yan na nga, nakapag-parking na ang bangka. Char parking. At nantay lang namin makalabas yung mga tao at lalabas na din kami. Kaya lang mga palangga, kung kailan naman kailangan ko sila. Saka naman sila close lahat. Ano ba yan? Meron namang bukas, which is itong napuntahan namin. Kaya lang, hindi din naman available si doctor. Sabi niya, available siya ng mga after lunch. Ikaya lang, yung bangka ay aalis din ng lunch. So kung aantayin pa namin siya, hindi may iiwan na kami ng bangka noon, o diba? Tumambay muna kami dito ng isang taon sa clinic ni Doktora kasi hindi namin alam kung saan kami pupunta ulit. At iniisip ko kung talagang wala ng choice at wala talagang dental clinic na bukas, edi dito na lang at hindi na lang ako uwi ng isla. Ang tanging hiling ko lang talaga ay mabunutan na talaga ako ng ngipin. Kaya naman lumabas na lang kami at naghanap kami ng tricycle at nilibot namin ang buong syudad. Buti na lang si manong driver may na-suggest na dental clinic, which is hindi talaga namin alam na meron pala doon sa lugar na yon. Kasi sabi niya doon daw nagpabunot ang kanyang anak. So tinry namin at pinuntahan namin. And luckily, ayan nga, bukas. Kaya lang kagigising lang ni doctor at nag-ready pa. Kaya naman nag-antay na lang kami ng very light. Hindi na nga pala ako nag-video nung binubunutan ako ng ngipin. So ayan, tapos ako nabunutan. Babalik na kami sa bangka at pauwi na kami ng isla. Yun lang, salamat sa panonood. Don't forget to subscribe.